Magka-partner na sa buhay, magka-partner pa sa negosyo. Yan ang setup ngayon ng mag-asawang Maca Chesca Coste sa kanilang sinimulang boneless chicken business. Kagutom. Yeah, masarap yan. Mm-hmm. Alamin natin ang kanilang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Ang manok ay good source ng protein and nutrients at marami pang ibang benefits ang makukuha mo sa pagkain nito. Dahil dyan ay isang boneless chicken business ang aming pinuntahan para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. So today, makakasama natin ang owner na si Mr. Mac and Ms. Chesca Costas to know more about their business. Tell us something about your business. Actually, we started this wing business. And we started during the pandemic. Naging advantage po siya sa amin. Though, syempre, naman natin negative siya sa economy. Pero sa amin, as small entrepreneurs, ganun, or aspiring entrepreneurs, naging opportunity siya. Bakit naisip mo bigla na kailangan mag-open ako ng business during the pandemic? Before that po kasi, I also have my massage business. Kaso, we have to stop. So, parang nawala din ako ng income that time. So, naisip namin, what if mag-put up tayo ng wings? Pero parang small lang sa bahay-bahay na ang galon. And then ayun, nag-grow po talaga yung wings. Kaso kasi, yung time na nag-grow, nagkaroon kami ng sarili-sariling branches, hindi namin napag-usapan kung paano talaga mag-grow yung negosyo. So, nag-come up kami with another concept instead. Okay, are there any lessons that you have learned while building this business also that you would like to share? Kasi meron din mga entrepreneurs or aspire entrepreneurs out there na gusto na nila mag-venture into this kind of business. Lahat naman nag-simula sa isa sa idea, no? So, depende lang sa sarili mo kung gano'ng kalakas and loob mo to pursue yung goal. Mm-hmm. And then yung idea na yun. So, syempre, sacrifice talaga. More on sacrifice siya. And then, hindi lang siya pwedeng risk eh. So, dapat calculated risk siya to open up yung business na gusto mo. Nakakatuwa kayong mag-asawa na very young couple here, working really hard. Both of you are very hands-on, di ba, pagdating sa business ninyo. What are the business tips that you can actually impart to all our viewers out there na who also wanted to venture in this kind of business? When it comes to business, kapag na-conceptualize niya na in na-startup niya na, huwag niyo kakalimutan yung mga empleyado niyo kasi parang sila yung puso ng negosyo eh. Kumbaga, sila yung humaharap sa mga tao. So, dapat lagi natin silang napapasaya aside na sa mga customers na nagiging satisfied sa products natin. As a partner, syempre, support mo lang siya. And then, may nakita kang gusto mong suggestions, i-recommend mo sa kanya. And nga, focus talaga namin, syempre, pasayin yung empleyado since sila yung nakaharap sa mga customers. Eh. So, yun, happy employee, syempre, happy business talaga. Isn't a bad thing. Ang mahalaga ay natuto ka sa iyong mga pagkakamali and use it for your improvement. Yan ang aral na ibinahagi sa atin ni Mac at Chesca Costes. Panibagong business story at business tips naman po ang pag-uusapan natin sa susunod nating pagkikita. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!